Hi! Welcome back to Remedy Online, kung saan pag-uusapan natin ang iba't ibang negosyo, iba't ibang pagkakakitaan at pangkabuhayan at iba't ibang pangyayari sa ating buhay. Pag-uusapan natin ay ang pag-acquire ng lupa through installment. Before, na-discuss na natin dito sa ating YouTube channel, sa Remedy Online, kung paano bumili ng lupa through cash payment. Pero right now, we will be discussing kung ikaw ay buyer at ito ay hindi mo kayang bayaran ng full payment, paano nga ba ang steps kung installment mo babayaran sa seller? So, importante po ito as buyer na makita nyo or malaman nyo step by step ng pagbili ng lupa through installment basis. Unang-unang dapat gawin ng isang buyer, kailangan niyang pumunta sa Registry of Deeds, which is katulad din po kung ikaw ay bibili ng cash payment na lupa, ang step na dapat nyong gawin or kauna-una ang step na dapat nyong gawin ay i-check kung malinis ang titulo ng lupa. At ito po ay makikita nyo sa pamamagitan ng pagpunta nyo sa Registry of Deeds at mag-request po kayo ng certified true copy ng titulo ng lupa na inyong bibilhin. Doon pa lang po makikita nyo kung may stamp sa likod, kung ito'y naka-mortgage sa any financial institution, makikita nyo na po kaagad. Kaya importante po itong step 1 na dapat ay mapuntahan nyo or makapag-request kayo sa Registry of Deeds ng certified true copy ng titulo ng lupa na gusto nyong bilhin. Ang step 2, after na mapuntahan nyo sa Registry of Deeds, na confirm nyo na hindi nakasangla sa kahit anong financial institutions, ang next step na dapat nyong gawin ay pumunta kayo sa seller or sa owner ng property. Kailangang makita nyo ang original copy ng titulo ng inyong bibilhin. Kasi importante po ito kasi possible, meron kasing mga cases na hindi siya nakasangla sa financial institutions pero nakasangla siya sa individual or sa tao. Importante po yun na makita nyo kasi kung ito po ay nakasangla sa tao, hindi ito hawak ng owner or ng seller. Ibig sabihin, pag isinangla niya yung property, ang nakaprenda po sa pinagsanlaan ay ang titulo ng lupa na kanyang property. Kaya importante po na ang next step ay gawin nyo para ma-confirm nyo talaga na hindi ito nakasangla sa isang tao or sa isang individual. Ang step 3 na dapat mong gawin kung talagang decided ka na nakunin ang property or bilihin ang property sa owner or sa seller, dito po sa step 3, pag-usapan nyo na kung ano ang mga dapat i-consider pag gumawa kayo ng kontrata. So, nandito na po yung kung installment basis, ilang taon ninyo babayaran yung remaining, magkano ang down payment na dapat nyo ibigay. Actually dito pwede nyo na rin pong i-discuss sino ang magbabayad ng capital gain tax, sino ang magbabayad ng documentary stamp tax. Pero usually po talaga ang capital gain tax, seller po ang dapat na nagbabayad nito. Kasi ito pong capital gain tax, ito po ay parang yung profit na kanyang kinita dito sa pagbebenta ng lupa. Hindi po, actually, hindi ito dapat isinushoulder ng buyer. Pero, depende pa rin po kung paano or ano ang magiging kasunduan ng both parties, ng buyer and ng seller. Kung napagkasunduan po na si buyer ang magbabayad, as long as na ito ay nakasulat sa kontrata, so wala pong magiging problema. Pero, ang common practice po, dapat dito ay talagang ang nagbabayad ay seller. Kasi ito po ay yung kinita niya doon sa pagbibenta ng lupa na kanyang binibenta kay buyer. While the documentary stamp tax, ito po ay binabayaran talaga ni buyer. Siya po talaga ang obligado ang magbayad ng DCT. Ang step 4 po na dapat gawin pagkatapos yung mapagkasunduan, lahat ng dapat nyong maayos or lahat ng dapat maisulat sa kontrata,
Ito na po yung preparation ng contract to sell. So, ito po yung step 4. Ano man po yung mga verbal na napagkasunduan nyo, ito po ay ipuput into writing para po mas maging binded. At ito po ay gagawa ng kontrata na ang tawag po dito ay contract to sell. So, ito pong contract to sell ay iba po ito doon sa deed of absolute sale. Usually, ang deed of absolute sale, ito po ay ginagawa kung fully paid ng babayaran ang lupa na inyong bibilhin. So, mahalaga po na lahat ng napagkasunduan, lahat ng verbal na agreement ay maisulat sa kontrata or sa contract to sell para maiwasan po ang kaguluhan or kalituhan pag kayo po ay gagawa na ng deed of absolute sale. For example, napagkasunduan na 50% ang dapat down payment ni buyer. So, importante po na nakasulat ito sa contract to sell. Yung remaining 50%, how many months or how many years niyang babayaran, dapat po ito ay nakasulat din sa contract to sell. Then, sabi ko nga po, kung maaaring i-discuss na rin sino ang magbabayad ng documentary stamp tax and kung sino ang magbabayad ng capital gain tax. So, para after na mabayaran ni buyer ang kanyang lupa na binili or yung in-acquire na property at gagawa ng deed of absolute sale, malinaw na sa both parties ang mga obligations na kanilang dapat gagawin after ng full payment ng property. Sa preparation ng contract to sell, ay kaharap nyo ang isang lawyer para siya mag-o-officiate or siya mag-prepare ng contract to sell at inonotarize na rin po after. So, may kwento ko lang po before, meron akong nakausap na isang matanda na bumili ng lupa. So, naisabi niya sa akin after niya na magustuhan yung property, parang sa barangay lang sila nag-usap at doon nagbayaran. So, as much as possible po, iwasan na natin yung ganong agreement. Kasi marami na po ang mga available na notary public offices. So, dito po kayo magpagawa ng kontrata. At mas binded po ang lahat ng napagkasunduan between buyer and seller. Kung isang lawyer po ang gagawa ng inyong kontrata or contract to sell at deed of absolute sale. After po na magawa yung kontrata, ito po ay binded na at dapat po itong i-follow ng both parties, ni seller at ni buyer. So kung halimbawa po na fully paid na ni buyer ang kanyang lupa, after 2 years, since ito po yung nasusulat sa contract to sell, ang sunod na po na dapat gawin ay ang deed of absolute sale. So, ito po ay different topic nating i-discuss, pero ito po yung process na dapat gawin or dapat malaman ng buyer para sa protection niya sa pagbili or pag-acquire ng property through installment basis. Importante po na malaman ni buyer ang step by step ng pagbili ng lupa, especially kung siya po ay installment basis niya babayaran ang property. Para at least mas ready siya na ito yung procedures na dapat niyang i-expect pagka siya ay bibili or mag-acquire ng property through installment basis. Lagi niyo pong tatandaan na ang seller, hindi niya ibinibigay kaagad-agad ang original copy ng title kung ito po ay hindi full payment na binibili ni buyer. Kaya, mas malaki po dapat ang inyong paghahanda. Ibig sabihin ng buyer po kasi talaga ang dapat, kung ikaw ay naglabas ng pera, lagi kang hihingi ng acknowledgement receipt. Kasi importante po yun, na hawak mo ang acknowledgement receipt, ang contract to sell, para po sa protection mo yon. Then, after na mabayaran mo or ma-full payment mo, don't forget to ask the DOA. So, ito po yung ating deed of absolute sale para po katunayan na fully paid na ang iyong property na in-acquire kay seller. So, for now, yun lang po. Maraming salamat po and God bless. Bye!